Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Nakaw, maganda ang ating topic para sa ating monologue for the day. Ayan, maraming tatamaan ho, pero uunahan ko na kayo, magsusorry na ako. Magsusorry na ako. Okay, eto. Itong topic na to, suggested by isang lalaki. Siya daw ang madalas ano nito eh, biktima. Ang ating title for the day ay minsan nakakapikon ang kaartihan. Nakaw, parang alam niyo kung saan napupunta yung ating sasabihin for today, ano? Naranasan mo na ba yung makakausap ng isang tao at tinatanong mo ng isang bagay at ang sagot niya ay napakalabo? Yung hindi certain, yung oo niya, ang ibig niya palang sabihin din doon ay hindi. Yung hindi niya ay hindi. Ang ibig sabihin pala nun ay oo. Minsan daw, kailangan basahin na lang daw yung dinggin yung tono. Pakinggan mo daw yung tono. Doon daw napupunta yung totoong meaning. Pabira. Parang ginagawang manghuhula. O hindi lang mga babae to. Kasama to sa mga, kasama mga lalaki dito. Minsan ang sagot pa nila, dapat kasi alam mo na yan. Dapat memorize mo na. Dapat saulado mo na ako, kilala mo na ako. Yun daw parang ano, parang hindi mo na ako kailangan tanungin. Alam mo na kung ano ibig sabihin. Di ba? Talaga, parang nakakapikon eh, di ba? Parang nakakagalit at nakakawala ng pasensya. Minsan, parang iniisip mong nagpapakyut lang dun sa mga sagot niya eh. Inaakala nila na cute sila. Ayan. Kaartihan, kakornihan. Talaga namang nakakainis na. Dapat habang tumatakbo yung panahon, kung hindi ito nababawasan, dapat nawawala na yan, na umuunti-unti, di ba? Oh, again, kasi hindi na siya nakakatuwa. Oh, hindi siya nakakatuwa. Pero para sa akin, dapat minsan na lang yan. Kumbaga, may panahon, kumbaga ita-timing na lang. Pero wag namang dalasan. Oh, di ba? Understood na, dapat alam na. Dapat mas diretsahang sagot na ang nakukuha niya sa iyo. Parang wala nang hula-hulaan. Para wag nang maging malabo ang lahat. Kapag kasi hindi malinaw, eto problema. Kapag kasi hindi malinaw ang sagot ninyo o ang sagot mo sa iyong karelasyon, hindi lang kayong dalawa ang apektado eh. 'Di ba? Habang lumalaki yung pamilya ninyo, dumadami yung kasama ninyo. Pagka may ganito ka, hindi lang kayo dalawa naapektuhan. Yung buong pamilya, okay, buong barkada. Again, sa pagtakbo ng panahon, dapat nababawasan na to. More on, siguro, timing na lang, pagka kayong dalawa na lang. Or, baka naman pwedeng wala na lang. Dapat naman kasi may konting pagbabago, may effort, may dapat gawin. Ilang beses na bang naging dahilan ng pagiging maarte ng isang tao ng malakihang away? Diba? Problema kasi, hindi kasi alam kung anong ibig mong sabihin. Minsan kasi, hindi lang salita yung malabo eh. Maski yung mga gawa, yung mga gawe, yung sa mga ginagawa nila. Diba minsan sinasabi nila, action speaks louder than words. Hindi nagtutugma eh. Yung ginagawa mo, hindi siya nagmamatch doon sa sinasabi mo. Diba? Kaya minsan nakakalito rin yung action speaks louder than words eh. Ito problema. Habang hindi mo sinasabi talaga ang gusto mong sabihin o yung laman ng puso mo, lalong tumatagal ang problema. The more na nakahang, the more na nagiging malalim ang problema. Kaya next time siguro sabihin na lang. Sabihin mo ang gusto mo, diretsahan na lang. Oo. Huwag nang maarte. Kasi pag hindi ka maarte, nakaka-save ka ng time. Diba? Parang kulang ka ng talino eh. Minsan sa buhay naman natin, diba? Pag wala tayong talino, wala tayong masyadong alam sa nangyayari, we go to God. Ito yung verse, oh. Sabi niyang James 1:5, if any of you lacks wisdom, yun, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Yun naman pala eh. Maraming salamat for watching. Please share po at mag-comment lang po kayo. God bless you.
Thanks for watching. Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you.